previously on My Chaotic World. Welcome to My Chaotic World! Magandang araw mga chaotics! At eto na naman po ang lingkod na si Chaos with a K. So today guys, ituturo ko sa inyo paano formulation ng 1 liter na 15% oil-based formulation or concentration ng Invictus by Paco Rabanne. Siyempre, yung gagamitin natin, yung favorite ko na ulit na Invictus by Paco Rabanne. So, today guys, sasagutin natin mga common questions, yung questions na naitanong sa atin sa mga previous vlog na nagawa natin. So guys, magte-thank you na rin ako sa lahat ng mga sumuporta sa mga previous vlog natin. Meron na po tayong 86 na subscribers from 12 to 26. Ayan, naging 86 na po tayo ngayon. So maraming salamat po. At syempre, yung pinaka loyal nating chaotic dyan, si Sir Rolly, na laging nag-avail ng mga raw materials, mga gamit sa paggawa ng perfume. Sir, maraming salamat sa iyo. Ilang beses na po kami meet at consistent si boss. Laging may tip. What? maraming salamat, boss. At saka sa mga bagong subscribers, maraming salamat sa inyo. Hope, huwag kayong magsawa sa panonood ng mga vlogs natin. Sa mga vlogs natin, tapos mga susunod pang vlogs. Sana supportahan nyo guys. Like lang ng like. At ayun nga, umabot tayo na yung paano gumawa ng 25% na oil-based formulation or concentration ng perfume. Ay umabot na ng 2,000 na views. So yun guys, maraming salamat sa inyo. Kahit 20 lang subscribers, basta maraming viewers, okay lang yun. Hindi naman natin habol talaga yung sumikat, pero syempre yung information na nabibigay natin sa mga viewers, yun ang importante guys. Maraming salamat sa inyo guys. Ayun, so yun nga, bago natin simulan yung tutorial kung paano gumawa ng 1 liter na 15% na formulation ng pabango, ay syempre sagutin natin yung mga tanong doon sa previous vlog natin. So yun nga guys, nasagot na naman natin to sa kanila, pero para klaro lang tayo, yung iba masagot natin ha, para yung mga hindi nakabasa, at saka para ma-inform rin yung iba kung may mga tanong ulit sila, para hindi lang maulit-ulit yung mga tanong rin sa atin ha. So yung una guys ay tanong ni Sir Gen G, boss, magkano budget sa paggawa niyan gaya lahat ng gamit nyo, salamat. So yun guys, meron po tayo, gumawa na ako ng parang online shop. So usually kasi di ba binigay ko lang yung email ad para doon tayo makapag private message. So meron na akong ginawang online shop, which is yung http://chaos.boutir.com/. So diyan makita natin sa link mamaya. Ilalagay ko po diyan yung link pati sa description, para isang click niyo lang makita niyo na yung mga prices, kung magkano yung budget sa paggawa ng natin. Yung mga raw materials kung paano gumawa ng perfume, para hindi na tayo mahirapan katatanong ha. Yung fixative po ba pwede haluan ng premix para mas long lasting, or hindi pwede? So yun guys, meron na kasi mga uso ngayon yung premix. So nakahalo na doon yung sterile distilled water, yung fixative, moisturizer, tsaka yung alcohol
perfume grade alcohol. So yun nga, mas mura siya in a way na pwede pagka personal na gamit nyo lang. Kasi hindi na kayo bibili ng halimbawa, isang litrong fixative, hindi ka na bibili ng isang litrong moisturizer, hindi ka na ayun, bibili ng isang galon na alcohol. Kasi nandun na siya. Pero, isipin nyo guys, kung kung gagawin nyo siyang business, hindi siya, ano siya, hindi siya wise. Na mas maganda pa rin yung mas marami yung bibilin, no? Kasi mas makakamura kapag marami yung bibilin, no? Halimbawa, isang galon na alcohol, tapos yung mga 1 liter na fixative moisturizer. So, mura siya mabibili. Unlike doon sa premix, konti lang mabibili mo. So, ang i-add mo na lang kasi doon is yung essential oil. So, yun guys, mas maganda siguro kung pang-business yung gagawin nyo, bibili na lang kayo ng bulto-bulto para mas makakamura kayo at hindi naman yung benta nyo hindi mapapamahal yung mga ano natin, mga customer o buyer natin. So yun lang, advice lang naman yun guys. So kung gusto nyo pa rin talaga yung mga premix na ano, yun nga, nasa inyo naman yun. So yun guys, kung sabi nga niya, kung ang tanong niya is kung pwedeng haluan pa ng fixative, so mas ano kasi yun guys, premix na siya, so ibig sabihin sakto na yung amount, so hindi naman siya lalong babang kung pag hinaluan mo pa siya ng fixative kasi okay na yung formulation niya. So sa akin lang guys, hindi lang ako gumagamit ng distilled water ha. So yun, kanya-kanya lang naman formulation yan. So ako guys, hindi ko talaga ginagamit yung distilled water. So meron naman tayong moisturizer, so pwede nyo nang dagdagan. Sabi nila pag walang distilled water, mainit daw sa balat. Sa experience ko naman guys, 1 year na ako nagtitinda ng naggagawa ng perfume, wala pa namang nagreklamo sa akin na mainit sa balat or what yung pabangon na gawa ko. So yun guys, kanya-kanya lang pong ano yung formulation. Based on my experience lang rin naman yung binibigay kong information sa inyo. Hindi naman ako yung professional na chemist or nag-ano ng pabango. So nasa medical field rin ako pero yung ibang line. So yun guys, kaya yun, kanya-kanyang formulation lang yan at base lang sa experience yung mga tinuturo ko sa inyo guys ha. Kaya kung gusto nyo sa malaman yung iba, sa pwede kayo lumapit sa mga expert ng pagtitempla ng paghalo ng mga pabango guys ha. Ano yung po Facebook mo? Gusto ko rin magnegosyo ng perfume. Bandang Mindanao. So yun nga guys, wala, hindi nakaano kasi sa Facebook ko yung ano natin, perfume needs. So may personal akong Facebook pero hindi siya naka, wala doon yung mga ano natin. Doon na lang po tayo sa may, ayun nga, online shop po para matuto. Pero yung sa Mindanao, usually kasi yung ano ko lang is meet up lang para ma-sure yung buyer, yung mga, ako mismo nag-deliver po ng mga raw materials or mga gamit, like mga bottles, yun nga, ako nag-deliver po nun. Para sure ko na nakakarating po sa inyo ng maayos at saka yung transaction is okay po. So mas okay kasi yung around Manila lang tayo. Yun po. Ha. Thank you po sa mga nagtanong. So eto pa po yung iba. Paano nyo po malilinis nililinis sa mga gamit nyo po kasi makapit ang amoy ng fragrance oil. So yun nga, talagang makapit yung fragrance oil kasi nga oil based yan. So alam nyo, mga mantika makakapit. Ako, so yung eto yung mga like etong yung beaker natin, mas maganda yung mga gamit nyo is yung glassware, glassware like yung funnel, yung beaker, yung graduated cylinder, kailangan puro glass para mas madali siyang malinis, hindi ko makapit. Kasi pag plastic yan, dami naman plastic, madali ta. joke lang. Alam niyo yung plastic, madaling kumapit dun yung ano, yung mga sebo-sebo. So mahirap siya tanggalin. So ang panlinis lang diyan is kung nilagyan niyo ng oil, nalagyan niyo ng
fragrance oil or essential oil yung halimbawa yung beaker, kung maglalagay rin kayo ng alcohol, lagyan niyo na rin bago niyo itimpla para ma-wash yung ano niya, yung oil niya doon sa beaker. Tapos pag nilinis niyo, gamitin niyo yung mga liquid detergent or liquid soap, dishwashing soap na may ano, mga citrus base, kasi medyo nawawala yung mga oil na yung amoy ng mga oil at saka pati sebo natatanggal talaga nila. So yun guys, yun yung advice ko sa inyo para mawala yung mga bawal yung plastic, ha. So next na tanong natin ay paano po gumawa ng sticker label and ng perfume? Anong klase ng sticker dapat bilhin? So ako guys, ginagawa ko yung sticker na para ano ba to? Yung white na sticker siya. Tapos yung paggawa, inano ko lang siya dun sa meron akong application na paggawa ng mga logos, yun. Tapos yung pamangkin ko kasi nagde-design din siya sa siyang ano, tawag dito, multimedia. So sa baba, kasama ko siya dito sa bahay, meron siya mga printers, ayun. Tapos yun, siya nag siya yung parang nag-graphic design ng mga label ko. Pero eto, mga ano lang naman to, kagaya na ito, mga ano lang, madadali lang na design. Huwag naman syadong komplikado. Pero kung gusto niya magpagawa sa kanya, ibibigay ko yung link sa kanya, link niya. Meron siyang ano rin, online business rin kasi, mga printing shop. Like, nagpiprint siya ng mugs, t-shirt, tarpaulin, at saka yung mga pang birthday na tarpaulin, ganyan. So, kung gusto nyo tanong guys, ilalagay ko yung link para ma-visit niya rin yung online business niya. So, yun guys, ha. Tapos, next na tanong natin, boss, saan ka na nagpapagawa ng pouch? So yun nga, yung pouch natin is yung normal lang na pouch na bibili ng black, nakasama talaga ng mga one, may kasama siya ng mga perfume bottles na nabibili nyo. So ginagawa ko lang yun nga, sa pamangkin ko nagpapaprint ako nung design ko. Tapos meron siya nung pang ano, yung parang mainit para hot press, ma-press. Pero usually kasi kailangan ano lang, mild lang yung heat nung madali kasi masunog yung pouch. So ako, ginagawa ko plancha, pwede siyang plancha hinala. Kung hindi dun sa hot press kasi baka masunog pag nasobrahan. So yun yung ginagawa ko guys. So kung gusto nyo nga magpagawa, visit nyo lang yung, ilalagay ko sa description yung link ng pamangkin ko, ha, business niya. Sir, ano mangyayari kapag hindi na aging ng maayos? So ito, nalilito ako kung bakit paano hindi na aging ng maayos yung pabango. So salamat sa tanong, Ma'am Christabels. Ang pag-aging lang naman, di ba, ang usapan natin pag 7 days siya pag nasa fridge, tapos 14 days pag nasa room temp lang siya. So siguro kung medyo, halimbawa sa fridge, mga 5 days lang, mas na-open nyo na, siguro yun yung hindi ayos. Or pag nasa room temp, tapos di ba, hindi pa nakaabot ng 14 days, or kaya siguro yung dynamic yung bottle is hindi siya amber bottle na protect yung formulation natin sa light. So yun siguro yung mga sinasabi niyang hindi tamang pag-aging. So ang ano lang natin doon guys, kung wala kayong amber bottle like this, wala kayong amber bottle, pwede naman yung mga clear bottles lang, pero i-ano nyo na lang ng mga carbon paper or mga black na paper, balutan nyo siya para same lang rin naman yun, para hindi lang siya sa mga ilaw or doon sa ano ng sinag na araw or
ganun, hindi siya maarawan. So yun guys, kung less than yung days or ng aging process nyo, pwede nyo naman siya i-close agad. Baga na open nyo na, tapos i-close nyo na lang agad, tapos i-extend nyo yung days ng pag-i-aging. So kung nabuksan nyo, halimbawa 10 days lang, so count ulit kayo ng mga 7 days, ganun, para medyo ano. Ang pabango kasi, habang tumatagal, bumabango yan. Hindi siya napapanis. Kaya ang magandang business is itong perfume. Kasi, di ba mga foods, madaling napanis. Itong perfume, habang tumatagal siya, lalong gumaganda yung ano, yung grade ng alcohol, ng pabango natin. So, yun guys, ha? Sana nakatulong sa inyo yan. Eto pa, may tanong pa dito. Ayun nga, nakalimutan mo maglagay ng distilled water. So yun nga guys, sir, kasi yun nga, nasabi ko naman sa my vlog ko before na hindi ako gumagamit ng distilled water, kasi nga hindi ko alam kung pang extender lang or para ano lang ang distilled water. Since meron naman tayong moisturizer, dagdagan, pwede nyo naman dagdagan para yun na lang yung ano nyo, para hindi siya mainit daw sa balat, kasi yun yung sinasabi nila, kaya sila lalagay ng distilled water para hindi mainit sa balat yung ano, para yun, kasi nga sobrang dami ng alcohol, siguro yun yung ano nila, rasyonale. Tapos ito nga kay Dan Jefferson Manera, sabi niya FYI lang, kapag gumamit ka ng alcohol in any form, hindi po siya matatawag na oil-based, kundi hydroalcoholic. Ang oil-based perfume, sir, sabi sa training na inatenan ko, yun, ay mahal. Example ay jojoba oil. Kaya mahal po super ang oil-based. So, yun nga guys, kasi hindi naman tayo yun nga na 100% oil-based. Kaya nga may mga percentage lang tayo nakalagay. So, yun nga, kung hindi siya oil-based, di alcohol-based na lang tayo. So, salamat sa information, sir. Hindi ko naman yun inaano. Pero yun nga, may percentage lang naman rin nakalagay natin. Kung 15%, 20, 25, 30. So, yun nga. Kaya naka-note naman dyan, yung oil lang natin na ginamit ay sa 100cc, kung ilan lang percent yung ginamit natin oil, essential oil. So, yun nga guys. So, kung di talaga siya oil based, wala tayong magagawa. Kung yun ang trainings na attendan mo, sir, siguro mas maniwala na tayo, kasi hindi naman ako professional para mag-disagree na sa sinabi ni sir. So, salamat sa info, sir. Ayan. Saan po ba nakakabili ng mga materials na mura, boss? So, materials, kung ang materials na ano mo yung paggamit ng mga yung mga beaker, stirrer, funnel, at saka graduated cylinder, mas makakamura tayo sa Bambang, kasi doon tayo, doon yung bilhan talaga ng mga medical equipments or materials. Pero yung mga raw materials, sir, may tinda ako, pero hindi ko alam kung mas mura. Pero, ayan, marami namang makikita rin sa online na mas mura. Ano nyo naman yun? Pwede nyong i-compare kung saan mas mura at saan kayo mas makakamura. Hindi naman porket dito kayo, dito rin kayo bibili. Maraming business rin na naglalabasan ngayon online na nag-ano ng mga perfumes. So, yun guys, hanap tayo ng, kagaya ko, naghanap rin lang ako ng mga murang magiging supplier ko sa mga ano. At saka mas maganda kasi kung mas marami kang bibilin, mas mura yung bigay nila sa'yo. So, yun lang yung advice ko guys. Hindi ko alam kung may patutunguhan pa ba yung mga sagot ko. So, kayo na bahala guys na mag-ano kung na okay ba yung sagot ko or kaya na bahala. Kung may mga violent reactions or ano kayo, pwede kayong mag-ano dyan, mag-comment sa baba, ha? Huwag mahiya kasi lahat naman ng opinion nyo is tama, wala namang mali. Wag lang tayo mag-ano ng mga
salita kasi nandito tayo para maging masaya, para magtulungan. Gaya na ng mga YouTubers, so dapat yan naghahatakan pataas, hindi naghahatakan pababa. So ha, ayun guys, huwag tayong mambas sa mga tao, ganun. Marami naman tao manonood niyan, so maniniwala kung anong mga sinasabi nila, kung alam ng sa YouTubers kung mga ginagawa nila. So bahala na lang yung taong manghusga kung paniniwalaan nila or hindi yung ano, yung isang ginagawa ng isang tao. So yun guys, so simulan na natin guys yung ano natin. So tapos na yung mga tanong-tanong. Ayan, start na tayo sa paggawa ng 1 liter na 15% oil concentration na water free na perfume. So ito guys, sabay nyo. Ayun guys, so ito guys, start na natin yung paggawa natin ng perfume. So yung mga materials and equipments, pati mga ingredients, paggawa ng perfume, na discuss naman na natin yan sa last vlog. So panoorin niyo na lang po yung last ano natin, yung previous vlogs natin para doon. So yun nga, so kailangan natin tong beaker. So dito natin i-mix yung mga ingredients. Tapos doon nga guys, so gagawin natin is 1 liter. So 1 liter siya, so kailangan natin ng ang 15% kasi yung oil concentration natin. So gagamitin ko pa rin yung favorite ko guys na Invictus by Paco Rabanne. So kailangan natin ito ng 150 ml. So lagay natin dito sa may beaker. Ayan, 150 ml, kailangan 150 ml. Ayan. So yan, simutin natin, sayang. Oh. So yan guys, 150. So yung tamang pag-ano daw niya, yung pagsukat, doon tayo magbe-base sa may lower meniscus. Doon di ba may parang sa line, para may yung sa ano natin, sa ingredients natin is para may naka-curve na ganun. Dun sa pinakababang line tayo magbe-base kung hanggang saan na siya. So eksakto naka 150 ml tayo. Tapos guys, kailangan natin ng fixative na 50 ml. So ito, 50 ml siya. Dito tayo magsukat sa may graduated cylinder. Yeah, na matalino nga to kasi gumaduate naman siya. So, sumobra tayo. Wait lang. Joke lang yan guys ha. Siguro naman wala nang natawa. At hindi nakakatawa. Kasi foreign talaga siya. Yan siya na guys. So ito, kulang pa tayo ng konting-konti na lang. So make sure na yan. Yung nga, ayan, makikita nyo yung lower meniscus. So kulang pa tayo. Pa. Ayan. So yung pinakababa may curve, may naka-curve doon. So doon sa pinakababa ng curve doon tayo magbe-base. Doon dapat yung level ng 50 ml. So ayan guys. So ito na, meron na tayong yung formulation natin, naka 200 ml na tayo kasi 150 plus 50 na fixative. So naka 200 na tayo guys. So ito na ang gagawin natin. Syempre, ito na yung part ni steering rod para ma-steer. Yan, steer lang. Yan, mabango pa rin siya. Mas mabango siya ngayon kasi ang daming nilagay natin na 150. Paco Rabanne Invictus. Yan, halo-halo. Tapos guys, yung fixative natin, dapat to kasi is ano lang, ang fixative natin is 25
ml lang. So since hindi tayo maglalagay ng distilled water, maglagay na magdagdag tayo ng 5 ml. So gagawin natin siyang 30 ml. 30 ml. Pang moisturize. Ayan. So nakasakto. So ito guys, yan, 30 ml. So halo na rin siya natin dito. Ayan. So simutin natin guys. So yung mga ginagawang fixative guys, ayun, galing yan sa mga halaman, ayun, sa ano, yung pinakasikat ngayon yung ano nga, yung ambergris, yung suka ng ano ba to, ng whale, yung sa Jessica, sa Jessica Soho. So yun nga, bawal daw yan guys sa, so ayun, yun daw mga pinaka-effective na fixative, pinakamahal, pero bawal, kaya illegal yan guys. So mag ano na lang muna tayo sa mga ibang fixative na hindi illegal. Pati yung agar tree. So yun na feature niya sa Jessica Soho, na medyo yun ngayon mahal na ginagamit for perfumes, then agar tree. So illegal rin daw yung pagpuputol nun, kaya wag na nating anuhin guys, wag nating siyang suportahan yung mga ganun guys ha, kasi sayang din yung mga ano, kasi bihira lang yata yung nakikita yung mga ganung puno dito sa Asia, meron tayo dito sa Pilipinas. So yun nga, illegal siya guys, ano lang naman yun, karagdagang kaalaman, joke. Hindi, panoorin nyo sa ano guys, sa Jessica Soho, yun yung ambergris, tapos yung agar tree. Yun. So ilagay muna natin dito guys yung na ano na natin halo, para magamit natin tong tong beaker para dun sa ano natin, sa alcohol naman natin ha. So yan, lalagay natin siya sa 1 liter na amber bottle. So yan. So yun nga guys, para hindi kumapit yung mga oil, yung fixative kasi natin is oil based rin yan. So lagyan natin yung sa ano natin, dito sa may graduated cylinder, para paglinis natin is wala na yung oil nya. So kung yung formulation natin is 150 na essential oil, tapos 50 na fixative, tapos yung 30 ml na DPG, so naka-total na tayo ng 230. So 1,000 ayun guys, kagaya last vlog natin, baliktad yung ano natin. So sa 1,000 ima-minus natin yung 230 is nasa 770. So 770 yung magiging amount ng perfume grade na alcohol natin guys ha. So eto, lagyan natin yung graduated cylinder natin ng 100 ml. 100 ml para lang mawala yung ano, yung oil ng fixative natin. Ayan. So diyan, para ma-wash rin yung ano natin. Ayan. So 100. So ilalagay na natin siya dito. 100 ml. Ang kulang na lang natin ay 670.
be. So, ayan. So, may 100 na tayo. So, 670. So, dito, sa beaker natin, lagyan din natin siya para mawala rin yung oil na para hindi kumapit yung oil. Nalagay natin ng ano natin, yung essential oil. So, may 500 to. So, lagay tayo ng 500. So, ayan guys. So, may total na tayo ng alcohol na 600 kasi may 100 na tayo nilagay plus 500 guys is 600. So, ang kulang pa natin ay 170 para maging 1 liter na ang formulation natin. So, kailangan natin ng 170. So, dito lagay tayo ng 100. Another 100 dito sa may beaker. Ayan. Oops, kulang pa. Another. Tapos, 70 dito sa may graduated cylinder. 70. So, ayan guys, ilagay na natin to. 70. Tapos, yung another 100 and all. So, ayan guys, to make it 1 liter. So, ito na guys. Ito na yung ating 1 liter. First time kong gumawa ng 1 liter guys. Ang laki. So, ito na siya guys. I-shake-shake lang natin. Shake lang guys. Ayan. Tapos, yun nga. So, itong, itong formulation natin, ilalagay natin sa ref for 7 days. Tapos, yun nga, gusto ko sanang i-share sa inyo, pero hindi ko alam kung anong challenge nang gagawin natin. So, may naisip ako. Ito na lang. So, yung unang magko-comment, bibigyan ko kayo ng link ng ano natin, IG account. Tapos, yung first 10, pang lalaki lang kasi to, siguro gagawa rin ako pang babae. Hindi ko alam kung anong scent yung gagawin ko. Pero, yun guys, yung unang 10, so kasi kailangan natin ng siguro tig 100 ml. So, unang 10 na magpo-post na may ano to, kasamang ano to, tawag dito, banner or basta merong kasabang post na may chaotic world or chaos or something, basta pagandahan na lang. Kung sino yung mas maganda sa umpo, siguro makakabigyan natin ito. Mga lalaki lang muna ha. Kasi yun, sa babae, wala pa tayo nagagawa. So, yun guys, bibigyan. Kung meron lang naman, so kung wala. Around Metro Manila lang sana para meet up tayo, para dun ma-video rin natin or ma-vlog rin natin yung mga bibigyan natin sa mga post comment, mag-comment sila kung
mabango ba yung nakuha niya. Kasi 15% lang to, guys, ha. Hindi siya yung kagaya ng ginawa natin last na 25%. Tapos sobrang bango, sobrang kapit sa katawan. So, yun, guys. So, isisil lang natin. Siyempre, lagyan natin ng label. Kasi nga, mahirap na mamaya magkamali tayo ng ano. So, every time kailangan gagawa tayo ng formulation, lagyan natin ng label para hindi tayo malito kung ano yung mga naginawa natin. So, ito. Lagyan natin siya ng, hindi siya waterproof. So, lagyan natin siya ng tape. Scotch tape. Para hindi siya mabasa. Kasi lalagyan natin sa ref. So, nagmamoist yung ref. Mababasa yung ano natin, yung label, baka mabura. Ayan. So, ayan. Ayan, guys. May plastic label na siya para hindi siya mabasa. Tapos, lalagyan din natin siya ng isisild ulit natin yung ano niya sa may part leg para leg niya para hindi suminaw. Ayan. Kailangan selyado lahat. Ayan, guys, lagyan natin siya. Oops. Napat tight para silyadong silyado. Para wala rin magbukas. Malalaman natin kung may nagbukas. Nang wala pa sa oras. So, yun guys. Seal natin, ha. Nipit. Yan. So, ito na guys yung 1 liter na 15% oil concentration na water free. So, titignan natin kung may may magagawa ba ng challenge natin sa IG. So, yun guys. So, panoorin na lang natin yung mga next na vlogs natin regarding perfume making. So, thank you guys sa panonood at hope may mga natutunan at nadagdagan na naman yung kaalaman nyo. So, yun guys. Thank you. At maraming salamat. Ito ulit si Chaos with a K. Thank you guys. Watching our vlog, please subscribe to our channel. Comment down below kung may mga ayaw kayo sa mga nasabi namin or any suggestions sa mga susunod na or challenge na gusto niyo ipagawa sa susunod na vlogs natin. And hit the bell button para ma-update kayo sa mga susunod nating vlogs. See you guys! Thank you! Thank you.